guys, good morning. Welcome back to my channel. We're on our way to Evia para maghanap ng place for us to, you know, talk about kung ano yung pag-uusapan natin today. Pag-uusapan natin is about yung mga kamalian namin sa paggamit ng credit card. And with me is my wife, Anabella Suriaga. Say hi. Lakasan mo kaya. Hi! Hi guys! Hello! Sorry. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Dito. Sa camera, syempre. Yan. Okay guys, see you later and kita-kita tayo. Okay? A few moments later. Okay, guys. After several hours ng paghahanap ng spot kung saan kami po pwedeng mag-discuss or magkwento ng mga kapalpakan namin sa paggamit ng credit card. Ito na. Nandito kami sa isang lounging area sa Evia. Yeah. Okay. Okay, start tayo. Ma-acquire namin yung first credit card namin. Actually, ikaw yung nauna, diba? I had BPI. BPI, okay. You were so excited. Diba? Yung tipong sabi na, uy, makakapag-shopping na. Yung walang cash. So, yun na. Ano yung kauna-unahang palpak natin? We bought camera. We bought camera ba? Yeah, I guess. Yeah, camera na hindi naman, wala namang na-develop. Camera, iTech yata yun. Yan, i-display ko yung picture dyan. iTech yun. Wala namang na-develop na isang picture. Diba? Tapos natatandaan mo yung ano, bumili tayo ng ano, ng cellphone. Yeah, I remember that. Anong cellphone yun? Asus. Yeah, Asus. So sabi namin, so since first time nga namin gumamit ng credit card, may balance pa siya, mga around 800 yata yon. 800. Kasi ang credit limit nun is, that was around 10,000 yata ang credit limit, right? Or 15,000. 15,000. So, na-max out na. Because during that time, we just paid minimum payment. Yeah, minimum payment na binabayad namin. Which is a no-no. If you are a credit user, don't pay for minimum payment. Yeah, but before we discuss that, ikwento muna natin kung ano nangyari. So, bumili kami ng cellphone, merong 800 peso na balance. Mm-hmm. Tapos, so may terms, sabi nga, 12 months ba? 24 months, tapos 700 daw yata. And then, the amortization is 800 pesos. So, 800 pasok pesos. Na pasok yung balance eh, based on our computation, pasok yung first amortization. So, akala namin, yung unang balance, pwede na yun. Sasabi namin, o sige, kunin na namin. Yeah. Pag-swipe ng assistant, sir, decline po. Kung hindi, sabi na may balance pa kami dyan. Kasi pa yung 800 plus. Yun. Yung first time. Tapos, second time, bumili tayo ng ano, sa festival mall. Bumili tayo ng watch. Yes, Timex. Timex. So, ano ba yun? Confident tayo na may balance pa, diba? Because we just paid it over the, parang SM Payment Center. So, SM, we thought, pumasok na yung payment. Parang, kala namin real time yung, ano, yung credit ng payment. So, pagkabayad, shopping kagad kami. Pag swipe nung, ano, nung binili namin relos, decline. Yung sabi ko, galit pa ako, sabi ko. I pulled up my phone, sabi ko, Hindi pwede nga nang bayad yan, ganun pa ako sa cashier. Siyempre, confident ako, may pera. Tawag pa ako, wari. Mm-hmm. Sa customer service. Actually, tumawag ako. Pagtawag sa customer service, sabi ko, hindi pa rin nagre-reflect. Yun, pangalawa. Pangalawang mistake na paggamit namin ng credit card. Mm-hmm. Yun. Tapos, yung you were mentioning yung about paying the minimum payment. Yes. Would you mind discussing that, please? Okay. Kasi, probably for about 2 years, we just thought yung pagbabayad ng minimum payment is
is okay or advantage for us, since probably yun lang yung available fund, or probably we overspend and then wala talaga tayong pambayad. But how did we cope up, or how did we adjust from that scenario? Well, probably because there was one time which I failed to pay BPI. Remember that? Yeah. And then nag-accumulate yung kanyang interest, compounded yung interest kasi ng credit card. So nakaka-stress yung pinapalaob ka ng banko. Tapos sisingilin ka. So when we got extra money, we paid up. And then until we enrolled to another bank, which is Security Bank. Same yun. Yes. But that time kasi, sabay kami. Mm-hmm. Ako nagkaroon ako ng credit card na Equitable pa nun. Equitable PCI, tapos nag-merge na sila ni BDO tsaka ni Equitable. So, naging BDO na siya. And what's the other one? Tapos, Citibank. Yeah. Ang dami namin na-purchase na. Tapos, minimum payment lang yung binabayaran namin hanggang sa nag-pile up na nag-pile up yung interest. Mm-hmm. So, until such time, hindi ko na mabayaran. Mm-hmm. Yung sa kanya, nasettle niya yung BPI, right? Yeah. Nasettle mo yung BPI. Actually, tapos kinlose account na. Kinlose account na yun. Tapos yun sa akin, yun, sabi ko, nag-credit and collection din kasi ako before. Sa isang distribution company, sabi ko, mara-write off lang yan. Huwag na natin bayaran. Yeah. Yun naman, napakalaking pagkakamali. That's very wrong. Very wrong yun. So, ang nangyari, huwag na huwag tatakbo ng utang. Kasi, meron kasing ang mga credit and collection or mga banko, meron silang association na if in case mag-file ka ng loan, makikita nila sa database yung pangalan mo, blacklisted ka. Yeah. Kasi nangyari yan, nag-housing loan kami. Okay? We already paid the 20% down 20% payment. Tapos, then, in-apply na namin sa bank loan, housing loan. Mm-hmm. So, sabi namin, ba't ang tagal? So, ako yung kinontak ng bank manager asking me kung meron akong mga delinquent account, credit card accounts ng credit card. Sabi ko, yes, pero matagal na yun, hindi ba na write off yun? So sabi niya, that was, I guess, more than 5 years or less than 10 years. Oo, 10 years na yata yun. So nabuklat ng nasa file, hindi siya na-write off, hindi siya na-debit sa system. So, yun ang lagi niyong tatandaan. So, ang ginawa ko, buti na lang may extra cash kami, I settled it. Nakipag-huddle ako. Everything. Yan, nakipag-huddle ako dun sa banko, kay Citibank, tsaka kay BDO. So, nag-meet up kami, nag-agreed kami sa ganitong amount para ma-settle na yung account, ma-clear na yung name ko. Actually, we never asked for a discount. We just paid it. We just paid it. Ibig sabihin, just to settle everything. Para ma-clear yung name ko, at para ma-push through yung home loan namin. Mm-hmm. So, mabilis naman. Yung pagkabayad ko, binigay ko lang yung mga deposit slip ko, yung certification ng 2 banks. Mm-hmm. In a matter of 3 or 4 days, bubabas na yung approval. Approve na yung bank. Approve na yung loan namin. Yeah. So, we were very thankful na na-clear yung name ko. Laking laking relief. Kaya wag niyong gagawin yun. Mm-hmm. Even, I guess, in some phone or mobile. Alam ko sa mobile, sa mga telco, alam ko, in-include na rin nila yan. Mm-hmm. So, wag niyong gagawin yung kukuha kayo ng cellphone. Mm-hmm. Tapos, hindi niyo babayaran. Nako, it's a big no-no. Yeah. Tapos ngayon, so natuto na kami. From then on, what we are doing is include ako ng isang video clip dyan. Screen record ko yung Excel that we are doing na every purchase namin. Nilalagay ko doon yung particulars. Actually, we learned it from Tita Liling. Yeah, Tita Liling, yung isang financial advisor ng Pro Life. She shared with us na
for us nililista to monitor, lahat to monitor. For us to monitor yung expenditures, yung mga expenses natin, kailangan naglilista. As in, meron kang notebook or kwaderno para ilista mo lahat ng mga purchases mo, para monitor mo lahat ng expenses mo. Yes, yan, yung particulars, yung date, yung amount, kung anong credit card ang ginamit, tapos naka-indicate doon sa top part, kung makikita niyo yung video na i-insert ko, yung top part doon, yung due date o yung cut-off ng credit card na ginagamit nyo. So, isa pang lesson, wag as much as possible, kung kaya nyo bayaran yung full amount ng pinurchase nyo, bayaran nyo. Kasi, marami kasing na-entice doon sa ano eh, dala ng mga new credit card user, na-entice sila doon sa nakalagay na minimum payment. Mm-hmm. Yun. Yeah? Kasi pag minimum payment lang binayaran mo, siyempre may interest yung paano naman kikita si bank, right? Actually, another good thing for settling yung maximum amount or yung payable amount is yung credit limit mo tumataas. Mm-hmm. Unknowingly, no? Diba we started with Metro Bank with this amount and then it reaches up to how much? Almost a million. Yeah. Yung credit limit. Once you're a good payer, you will, yeah, you will get a higher credit limit. Yes. But, so yun. But it should not be taken advantage. Kasi babayaran mo rin naman. And tsaka, mahirap din naman pag may utang. Yes. Tsaka isa pa sa mga credit card users, kami, personal. Mm-hmm. Personal naming experience, hindi na namin, as much as possible, yung mga wants. Mm-hmm. Sinasatabi namin. What is, what are the advantages of using credit card? Para sa akin, convenience, number one. Mm-hmm. Number two, you can allot yung ibang money mo sa ibang bagay na mas kailangan. Kumbaga, kumbaga madi-defer mo kasi yung payment. Kumbaga, kung magkakapera ka sa the following week na to at wala ka pang cash pambili mo kailangan mo, mabibili mo siya. Okay. Ako naman, but I would like to share, if you have good credit limit and then for example, meron kang gustong bilhin. Classic example na yung MacBook ng anak mo. So, instead of availing salary loan for that gadget, kasi necessity na yan. It's 0% interest. So, it's a 0% interest. Yeah. And it's a win-win situation wherein tumataas yung credit limit mo. Mm-hmm. Tapos, na-avail mo pa yung product at 0% interest. Kasi ang dami naman nag-offer na 0% interest tapos installment pa. Yes. So, yun yung added value talaga kapag mayroon kang credit card. Yes. So, mayroon ka pa may dadagdag? Siguro, yung regardless kung anong gagamitin mo, credit card or cash, kailangan magkaroon ka ng keeping. You have to put limits, expenditures, yeah. Kasi... Yeah. Kung nakita nyo doon sa Excel na nilagay ko, may keeping doon. Kumbaga, naglagay kami ng maximum amount na dapat namin gastusin. Mm-hmm. Para ma-manage mo yung payables mo. Mm-hmm. And then, actually, ang ginagawa natin, aside from the costing ng purchases, we also input yung ating target savings kasi we already put yung savings natin sa utang side or sa expenses because masarap kasing mag-ipon kapag alam mong may pang target, right? Mm-hmm. So ang ginagawa natin for the meantime, in-expense out natin yung savings, same with our expenses, para at the end of the day, at the end of the year, meron kang yearly savings. No? Unknowingly, kasi syempre pag may pera ka, anong nangyayari? Ang tendency kasi gumastos. Yes. Lalo tayo din. So, alam mo yan, pagdaan natin sa furniture shop, pagkakita ka ng gusto mo or pwede mong bilhin, and meron kang money on hand, ang tendency is to purchase it. So, nakaka-addict talaga. Meron kang cash, meron kang bitbit na credit card, talaga nakaka-alig mag-purchase. Masarap mag-shopping, right? Self-control kailangan. Yes. So, yun ang natutunan na namin. Mm-hmm. Actually, ako yung mas makontrol. Kumbaga, yes.
Yes. Okay. Kumisan hindi ko siya sinasama sa shopping. Mm-hmm. Kasi, o kaya sa grocery. Kasi dampot ng dampot. Nang sabi nila, uy, sale eh. Tsaka, okay lang yan. Ako kasi, kung ano yung kailangan for this particular cut-off, yun lang kukunin ko. Eh, since, you know, kasama ko si Mrs., kasama ko si Ann. One more thing. Huwag kayo maingganyo sa sale. Yes. Lagi namang may sale pala. So, tama yun. Huwag maingganyo sa sale. But honestly, since we are adding pets sa bahay, yun yung natutunan namin. Huwag masyadong bumili ng mga furnitures na pwedeng natnapin or uwian lang ng mga dogs. Kasi sayang. Anyways, didiscuss ko yung pets sa susunod kong vlog. Oh, yeah. Yeah. On a separate pets vlog. I'll show you yung mga cute pets ko. Cute pets namin. And, okay? So, sana may natutunan kayo sa amin. And, sa susunod na vlogs, marami pa tayong i-discuss. Together yes, with my wife. Hindi lang ako. Okay? Yes, a very personal experience. Personal experiences. So, if you like this video, please click the subscribe button. Like nyo na rin. And share. Okay? Bye-bye.